Para makapag-umpisa tayo ng lahat ay umupo at manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming makabagin na nasa langit, maraming maraming salamat po, Ama. Una po sa lahat, sa dakilang kaligtasang pinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin. Lahat na may Panginoon ay nasa ilalim ng impluensya ng kasalanan, subalit liligtas po ninyo kami. Dahil sa inyong habag, dahil sa inyong pag-ibig sa amin, dumating yung Panginoong Jesucristo para tubusin kami sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo doon po sa krus ng Kalbaryo. Salamat Panginoon dahil walang sino man po sa amin yung karapat-dapat sa dakilang kaligtasan po na ito. At salamat din dahil pagkatapos po ninyo kaming iligtas, pinagkalooban po ninyo kami ng pribilehiyo na makapagpatuloy dito po sa maluwalhati po ninyong iglesia. Kung saan, sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu ay itinuturo sa amin yung mga bagay na kinakailangan po namin para po sa paglago at pamumuha ng aming buhay Kristiyano. Kaya sa umaga pong ito, nakikiusap po kami, buksan po ninyo ng malawang yung aming mga mata at yung aming mga puso upang maunawaan po namin yung kalooban ninyo. Sa pamamagitan din ng pagkilos ng Banal na Espiritu, ipaunawa niyo po sa amin yung inyo po makalangit na mensahe na nais po ninyong ituro po sa amin. Nang sa ganun po, Panginoon, ay lumago kami at magbunga at makapagbigay po kami ng kalawalatian po sa inyo. May ilan po sa mga brothers and sisters yung hindi po namin kasama sa araw pong ito. Nasaan man sila, anuman po yung kanilang ginagawa, kayo po yung Diyos na nakakalam ng lahat. Kaya sana, Panginoon, ay pag-isipan po nila yung kanilang pong Christian life. Nang sa ganun po, sa mga susunod na pagkakataon, ay makasama po namin sila at sama-sama po namin pagsaluhan yung inyong mensahe. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, kami po ay haasang magkitiwala sa inyong makapangyarihang mga kamay. Ingatan din ninyo, Panginoon, yung ilang mga brothers and sisters na hahabol sa araw po ito. Ito pong lahat ay aming dalangin. Sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating mga Biblia sa Unang Hari. Unang Hari, Kapitulo 4, versikulo 29 hanggang 34. 1 Kings chapter 4, verse 29 hanggang 34. Unang Hari, Kapitulo 4, versikulo 29 hanggang 34. Okay, nakita na po. Unang Hari, Kapitulo 4, versikulo 29 hanggang 34. Sige, kung nakita po, basahin po natin ang sabay-sabay at marahan. Binigyan ng Diyos sa lupot ang karunungan at ang di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip, gaya ng buhangin nasa tabing dagat. Kahit ang karunungan ni Solomon ay higit pa kaysa karunungan ang lahat ng tao sa silangan at kaysa lahat ng karunungan ng Ehipto. Sapagkat higit siyang pantas kaysa lahat ng mga tao. Higit na pantas kaysa kay Etan, kay Zerahita, kay Hema, kay Kalkol, at kay Darda na mga anak ni Mahol. At ang kanyang katanyagan ay kumalat sa lahat ng mga bansang nakapalibot. Nagsalita rin siya ng 3,000 kawikaan at ang kanyang mga awit ay 1,005. Siya'y nagsalita tungkol sa mga punong kahoy mula sa sentro na nasa Lebanon hanggang sa Esopo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin tungkol sa mga hayop at sa mga ibon, sa mga gumagapa at sa mga isda. At naparoon ang mga tao mula sa lahat ng bayan upang makinig sa karunungan ni Solomon mula sa lahat ng hari sa daigdig na nakabalita ng kanyang karunungan. So, ito po yung gusto ko pong ibahagi para po sa brothers and sisters sa araw po na ito. So, gaya po ng alam po natin, si Solomon, isa siya sa ma-influensyang tao sa panahon po niya. Dito po sa binasa natin, si Solomon, napakatalino. Sa katunayan po, walang ibang taong nabuhay gaya po ni Haring Solomon. Dinadaya po siya ng maraming mga tao dahil sa kanyang angking karunungan, pag may mga tanong yung mga tao, may mga bagay sila na gusto malaman, so, pumupunta po sila kay Haring Solomon para maintindihan nila o magkaroon po sila ng kasagutan. So, gaya po lang alam natin sa history ng bansang Israel, so meron lang silang dalawang klase ng hari, dalawang uri ng hari. May haring mabuti, tsaka meron po silang hari na masama.
So, depende po sa kung paano nabubuhay yung hari, ganun din po yung ginagawa ng mga bayan o ng mga taong bayan. Kapag yung hari may takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, ganun din po yung ginagawa ng taong bayan. Sa madaling salita, nagiging maayos po yung bayan po nila. Pero sa kabilang banda, kapag yung hari sumusuway, hindi nagmamahal sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, so nagiging mahirap po yung takbo ng buhay po nila. Kaya yung history po ng bansang Israel, para silang roller coaster. Pagpapalain, susumpain, pagpapalain uli, susumpain uli po sila. Kaya yung pong yung kinabukasan o yung kapalaran ng bayan ay nakadepende doon po sa haring namumuno sa kanila. Kaya dito, patungkol po sa paghahari ni Haring Solomon, yung karunungan po ni Haring Solomon, malayo po yung naabot po nito. Pag binalikan po natin dito sa verse 34, sabi, at naparoon ang mga taong mula sa lahat ng bayan upang makinig sa karunungan ni Solomon, mula sa lahat ng hari sa daigdig na nakabalita ng kanyang karunungan. Marami po yung mga tao bumibisita po kay Haring Solomon para magkaroon po sila ng mga karunungan. Pero, hindi lang sila mga ordinaryong mga tao. Gaya na alam natin, sabi dito, sila ay mga hari. Maari yung iba dito ay mga prinsipe, mga prinsesa, mga reyna. Kaya hindi po mga normal na mga tao yung bumibisita kay Haring Solomon. Ganito kalaki yung influensya ng karunungan na mayroon po si Solomon. Pag binigyan po natin sa chapter 10, makikita po natin yung kwento, yung reyna ng Sheba, bumisita po siya kay Haring Solomon. Tingnan po natin sa chapter 10 verse 8. Chapter 10 verse 8. Unang hari, kapitulo 6, versikulo 8. Jis 8. Basahin po natin. Mapapalad ang iyong mga tauhan. Mapapalad ang iyong mga lingkod na ito na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Maging yung reyna ng Sheba, alam niya, may kakaibang aking karunungan itong si Haring Solomon. Kaya, binisita niya. Nababalita na sa kanya, ganito, ganyan, yun yung mga bagay na naririnig niya. Pero nung dumating siya, sinabi niya kay Solomon, wala pa pala sa kalahati, yun na yung balita sa akin. Ibig sabihin, dakila talaga si Haring Solomon. Dakila yung mga bagay na meron si Haring Solomon. Higit sa lahat, dakila yung karunungan na meron si Haring Solomon. Sabi dito ng reyna ng Sheba, mapalad yung mga taong ito. Patuloy na nakakarinig sa karunungan mo. Ganito ka-influensya yung buhay ni Haring Solomon. Pero, alam natin yung dulo ng buhay ni Solomon. Tama? Ano po yung nangyari sa buhay ni Haring Solomon sa dulo? Sa kasamang palad, hindi naingatan ni Haring Solomon yung puso niya sa harapan ng Diyos. Tumalikod yung puso na tapat ay tumalikod doon sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin sa chapter 11. Chapter 11, verse 1 hanggang 4. Chapter 11, verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Hiteo, mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalubilo sa kanila at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo sapagkat tiyak na kanilang iniligaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nakumaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Siya'y nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa at 300 asawang lingkod at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Verse 4, basahin po natin. Sapagkat lang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos gaya ng puso ni David na kanyang ama. Ito yung naging problema. Yung puso ni Solomon ay na-influensyahan ng kanyang mga
asawa. Sino ba itong mga naging asawa ni Haring Solomon? Sila, yung mga ibinilin ng Panginoon sa mga Israelita, dapat ninyo silang buksain. Dapat silang mawala. Pero sa history, pag binasa natin, di ba, kung ano yung nangyari sa kanila, meron silang itinira. Itong mga taong ito ay nakipamayan sa kanila. Sinabi ng Diyos sa kanila, iwasan ninyo yan. Huwag kayong makikialubido dyan. Ngayon yung mga tao natin ay huwag sasama sa kanila. Bakit? Maliligaw yung puso ninyo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos sa nila. Ang problema, hindi naingatan ni Haring Solomon yung puso niya. Ano nangyari? Umibig siya sa mga babaeng banyaga. At dahil iba't ibang babae, iba't ibang lugar, iba't ibang Diyos, na humaling si Solomon dahil sa pag-ibig at nailigaw sila, nailigaw nila yung katapatan ng puso ni Solomon para sumamba sa mga Diyos-Diyosan po nila. Kaya ganito po, kalungkot-lungkot o nakakapanghinayang yung sinapit ng buhay ni Haring Solomon. Nakitang tao si Haring Solomon, tama? Kaya tandaan po ninyo ito, brothers and sisters, yung iba, meron tayong ganitong klaseng puso. Gusto natin maging dakila tayo. Gusto natin ay maging kilala tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Sana manotis nila ako. Sana malaman nila ako yung gumawa ng mga bagay na ito. Yung pagiging dakila, andahan mo natin, para sa iba, pagpapala yun. Bakit? Nakilala nila. Pero hindi. Maaari nating ituring na yung pagiging dakila ay isang sukba. Bakit? Dakilang tao, dakilang kasalanan. Naiintindihan niyo po? Dahil kilalang kilala si Haring Solomon, nung nagkaroon siya ng kasalanan, kung gano'n siya kadakila, ganun din naging kadakila yung kasalanan ni Haring Solomon. Okay? Kaya huwag natin i-asamin na maging famous tayo. Huwag natin asamin na makilala tayo. Ang turo ng Biblia, hanggat maaari, itago mo yung sarili mo. Dapat, yung Diyos yung luluta, hindi yung panganay mo. Okay? Ganito po yung nangyari po kay Haring Solomon. Okay? So, sa verse 11, at sa verse 9, sabi dito, kaya ang Panginoon ay nagalit kay Solomon, sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya na dalawang ulit. Ito po yung nangyari, nagalit yung Diyos. Dahil sa kagagawa ni Solomon, nagalit yung Diyos doon po sa Israel. Okay? So, nung si Haring Solomon ay puspos ng karunungan mula sa Diyos, maayos yung tinatakbo ng buhay ng mga Israelita. Pero sa oras na tumalikod yung puso ni Solomon, nagkagulo na sila. Pagkatapos ng pag-aari ni King Solomon, doon na po nasira yung United Israel. Okay? Kaya dito, makikita po natin gaano kalaki yung dulot ng impluwensya sa mga tao. Okay? Kaya yung sermon po natin sa araw na ito ay patungkol sa may impluwensyang buhay ng mga Kristiyano. Okay? Mahalaga po yung impluwensya, brothers and sisters. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 5. 2 Timothy, chapter 1, verse 5. Ikalawang Timoteo chapter 1, verse 5. Basahin po natin. Naaalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Isang pananampalataya na unang nabuhay kay Lloyd na iyong lola at kay Miss na iyong ina at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. So gaya po nang alam natin, si Timoteo hindi lang siya basta normal na Kristiyano. Diba? Si Timoteo, siya ay naging kamanggagawa ni Pablo. Dakilang tao po si Timoteo. Pero paano nag-umpisa? Paano naging ganun? Paano naging Timoteo si Timoteo? Sabi dito, yung kanyang pananampalataya, sabi, unang nabuhay kay Lloyd na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. Si Timoteo, na-influensyahan siya. Yung pananampalataya niya ay mula sa influensya ng lola at ng nanay niya. Kaya,
Pag tinignan po natin sa chapter 3, tignan po natin sa chapter 3 verse 15. Second Timothy chapter 3 verse 15. Sabi ko dito, at kung paano mula sa pagkabata iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Mula pagkabata, alam ni Timoteo yung banal na kasulatan. Ito. Alam ni Timoteo kung ano yung patungkol sa lumang tipan. Bakit? Yung kanyang lola at yung kanyang nanay nai-influensyaan yung pananampalataya niya. Kaya nga po, pag binalikan po natin yung kwento, yung first missionary journey ni Pablo, doon naligtas si Timoteo. Bakit? Nung narinig ni Timoteo kung ano yung sinasabi ni Pablo patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo, dahil alam ni Timoteo yung lumang tipan, nung narinig niya, doon yung naiintindihan yung kaligtasan. Naiintindihan niyo po, brothers and sisters? Mula sa kanyang lola, mula sa kanyang nanay, narinig niya yung tungkol sa kaligtasan, nagpatuloy. Kaya si Timoteo ay kilala natin bilang Timoteo. Dakila. Okay? Dakilang kamanggagawa, dakilang instrumento para sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ano yung tinuturo po sa atin ito? Yung childhood influence o yung influence sa mula pagkabata ay napakahalaga. Okay? Napakahalaga po ng bagay po na ito. Kung ano yung natututunan nila mula pagkabata, siyang dadalhin nila sa kanilang pagganda. Halimbawa na lang kayo, so, paano kayo nagsisintas ng sapatos ninyo? Mula pagkabata, yung paraan na yan, yan na yan. Kaya ka, di ba? Kapag may nakikita tayong trend sa social media, oh, ganun pala yun. Laki-laki ko na, akala ko, tama yung ginagawa ko. Tama po? Kung ano yung natututunan natin mula pagkabata, siyang dadalhin natin sa ating pagtanda. Kaya yung childhood influence, mahalaga po ito. Tingnan po natin sa Kawikaan 22:6. 22:6. Mga Kawikaan 22:6. Nakita na po? Proverbs chapter 22 verse 6. Basahin po natin. Sadayin mo ang baka sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito. Pataliguran. Kung yung bata pa lang sila, ini-influensyahan natin sila patungkol sa Diyos, anong sabi po dito? Kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito. Pataliguran. Kaya yung habang yung mga bata, kapag habang nasa murang edad pa lang sila, nai-influensyahan siya ng mga magulang patungkol sa Diyos. Mas may intindihan po nila ng madalian, ano? Yung kaligtasan. Okay? Dito nakikita ko may mga bata po na madalas sa church, kung gaano madalas yung magulang nila sa church, kung gaano kalit umuwi yung magulang nila sa church, ganoon din yung bata. Mahinam po yun. Tinuturuan yung mga bata, nakikita kasi nila, ano yung church? Nakikita nila, ano yung fellowship? Nakikita nila kung paano nag-pray. Tama? Kaya mahalaga po yung bagay na yun. Dito hindi ko lang po alam, pero doon po sa central, so ipinakiusap ko po ito doon sa mga magulang kasi ginagamit kami bilang manakot doon sa mga bata. Isa rin po ito sa ipapakiusap ko. Huwag niyo pong gamitin yung mga pastor o yung mga ebanghelista bilang panakot sa mga anak ninyo. Makulit ka, kunin ka ni pastor. Kukulong ka doon sa opisina ni evangelist. Huwag po, bakit? Habang bata sila, kung yun ang maririnig nila, dadali nila yun sa pagtanda, di ba? Ano magiging tingin nila sa mga pastor, sa mga ebanghelista? Mukha po ba kaming halima po? Para ipanakot ninyo kami. Pag lumaki sila, ang tingin nila sa pastor, sa mga ebanghelista, kaaway nila. Kung magiging kaaway ang tingin nila sa amin, paano sila lalapit sa amin? Paano sila maniniwala sa mga bagay na sasabihin namin? Paano sila maliligtas kung malayo yung puso nila sa amin? Kaya huwag niyo po kami gamitin panako. Okay? Huwag din yung mga multo. No? Aswang, huwag yung mamayan. Okay? Kaya yung pagkabata pa lang nila, kung may influensyahan natin sila, so, makikinig, mas maganda kasi na makinig sila ng may pag-ibig, susunod sila na may pag-ibig kesa makikinig lang sila, susunod lang sila
kasi takot sila. Wala po silang matutunan kapag gano'n. Pero kapag may pag-ibig, babaunin po nila yung mga bagay na natutunan po nila sa loob ng church. Kaya pag lumaki sila, maintindihan nila ng mabilisan, ganun pala yung kaligtasan. Pagkatapos ng kaligtasan, ano yung church life, madali na lang maintindihan nila. Madali na lang nilang pahalagaan. Bakit? Bata pa lang sila, na-influensyahan sila. Okay? Kaya mahalaga po yung bagay po na ito. So, ganun din po sa ating paglaki. Nandito na tayo ngayon, may nagkakaroon na tayo ng Christian life ngayon. Kaya, kailangan po tayong maging maingat sa anong mga bagay yung tatanggapin po natin sa buhay natin. Sa madaling salita, maging maingat po tayo sa mga bagay na makaka-influensya po sa atin. Okay? Tayong lahat, madali po tayong nai-influensya. Pero anong sinabi ng Biblia? Sa Kawikaan Kapitulo 13, versikulo 20, ang lumalakad ng kasama ng mga matalino ay nagiging matalino rin. Kaya kung lagi tayong sumasama doon sa mga mabubuting influensya, makakuha tayo ng mabubuting influensya. Pero, sinabi po sa Unang Korinto, Kapitulo 15:33, yung mga masasamang kasamaan ay sumisira ng mabuting pag-uugali. Ganun din po sa atin. Kung tatanggapin natin yung maling influensya, masisira din po yung Christian life po natin. Halimbawa po, ganito. Sa mundo po natin, may mga taong isinilang, mahihirap sila. May mga taong isinilang, mayayaman din naman sila. Pero yun yung nangyayari. Minsan, yung mga mahihirap, pag tumanda sila, nagiging maayos po yung buhay nila. Bakit? Alam kasi nila kung ano yung dapat nilang gawin. Okay? Yung mga mahihirap, ito naman yung realidad, di ba? Yung mga mahihirap, madalas, yung mga kasama natin, yung mga kapwa din natin mahihirap. Ako, laki po ako sa squatters area. May mga kaibigan po ako ng mga squatters din. Hindi rin magaganda yung mga ginagawa nila. Kung mapapasama ako sa ganun, may impluwensyahan ako ng ganun, masisira yung buhay ko. Pero sa kabilang banda, kung pipiliin ko kung ano yung impluwensya na kukunin ko, magiging maganda yung buhay. Tama po ba? Ganun din po sa Christian life natin. Depende sa kung ano yung tinatanggap nating mga bagay sa Christian life natin, yun yung magtatakda paano tayo tatayong matatag doon sa pananampalataya po natin. Okay? Kaya, sa loob po ng church, meron ding mga tao na gumagawa ng mabuti at gumagawa ng hindi mabuti. Tingnan po natin sa ikatlong one. Sa ikatlong one, kaya habang mga brothers and sisters, kailangan ay pag-isipan natin. Anong klaseng influensya yung tatanggapin ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano? Ikatlong 1:9-12. Ikatlong 1:9-12. Basahin po natin. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Ngunit hindi kami tinanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahing sa kanila. Kaya pagdating ko riyan, ay papaalala ko ang kanyang mga ginawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi pa nasiyahan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at inaatlangan ng mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalaya sila sa iglesia. Minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Si Demetrio ay pinatotohanan ng lahat at ang katotohanan mismo, kami rin ay nagpapatotoo tungkol sa kanya at nalalaman mo na aming patotoo ay tunay. Dito may dalawang karakter, di ba? Si Diotrephes at saka si Demetrio. Pareha silang nasa church. Pero na yung sulat ni Juan. Yung isa, gumagawa ng hindi maganda sa pagitan ng mga brothers and sisters. Sabi, hindi kami tinanggap. Yung mga tumatanggap, pinalalayas niya. Hindi siya gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos. Pero sa kabilang banda, si Demetrio, kumino siya ng tama. Sinabi ni Juan, ako'y magpapatotoo. At alam mo na yung patotoo namin ay tunay. Okay? So, dito po sa loob ng church, sa verse po na ito, may maiintindihan din po ng bawat isa sa atin, ano yung church. Okay? Bakit po? Minsan, kahit na matagal na tayo sa church, nagkakaroon pa rin tayo ng misconception sa church. Bakit ganyan yung mga yan? Ang tatagal na pero, bakit ganun?
Tingnan po ninyo yung mga katabi ninyo. Mukhang anghel. Ano pong itsura? Ano po? Mukhang anghel, di ba? Tingnan nyo yung loob. Yung spirito. Huwag yung panlabas. Bakit ko po ito sinasabi? Bawat isa po sa atin, pwede tayong gumawa ng mabuti. Pwede rin tayong makagawa ng mali. Bakit? Ito yung church. Minsan kasi yung iba, ang konsepto nila sa church, parang yung mga tao sa loob eh, perfecto na. Hindi na sila pwedeng gumawa ng pagkakamali. Hindi po. Bakit po? Kung yung church ay, kung ang konsepto natin sa church ay perfect church, hindi tayo pwede rito. Bawat isa sa atin, hindi tayo pwedeng manatili dito. Kung ang konsepto mo ay yung church na ang lahat ay perfecto, ha? Bakit po? Walang perfecto. Ang church ay grupo ng mga taong hindi perfecto na nagtitipon-tipon para maging perfecto sa harapan ng Diyos. Magiging perfecto lang po tayo kapag gumarap na tayo sa Diyos. Yung katawan natin ay perfecto, panglangit. Pero habang nananatili po tayo dito, huwag nating isipin, huwag nating i-expect na yung mga katabi natin, mga brothers and sisters, ay hindi makakagawa ng mali. Okay? Hindi tayo perfecto lahat. Pero ganun pa man, ang tanong, anong klaseng pamumuhay ang ikinamumuhay mo sa loob ng church? Okay? Anong klaseng paraan ng pamumuhay yung meron ka sa loob ng church? Anong klaseng influensya ka sa loob ng church? Ikaw ba ay nagiging mabuting influensya? O ikaw ay nagiging masamang influensya sa loob ng church? Lagi po may dalawang klaseng influensya. Tingnan po natin sa chapter 1 verse 11. Dito po sa ikatlong 1, chapter 1, 11. Sabi, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Ano yung mabuting influensya? Yung mabuting influensya, ito yung influensya ng banal na Espiritu. Okay? Yung mga taong nai-influensya ng banal na Espiritu, gumagawa sila ng mabutihan. Sa kabilang banda, ano yung masamang influensya? Sa loob ng church, may pagkilos ng Holy Spirit. Pero sa loob ng church, may pagkilos din ng kaaway. Okay? Kaya yung iba ay nai-influensyahan ng pagkilos ng kaaway. Okay? So, yung iba, nai-influensyahan sila ng banal na Espiritu sa loob ng church. Pero dahil may pagkilos din ng kaaway dito, minsan, yung puso nila ay nai-influensyahan ng masama. Kaya, gumagawa sila ng mga makamundong bagay sa loob po ng church. Okay? So, yung iba, ini-influensyahan nila yung iba na huwag umatin, sama ka muna sa akin, alis tayo, next time na lang tayo mag-sermon, sa Wednesday sermon, sa bahay na lang natin panoorin, may mga ganong klaseng mga influensya. Hindi yan tama. Dahil ang influensya ng banal na Espiritu, dapat magsasama-sama po tayo dito. Okay? So, may dalawang klaseng kakalabasan yung ganitong klaseng pamumuhay. Bilang isang Kristiyano, kung tatanggapin ko yung influensya ng Holy Spirit, magiging maayos ang Christian life ko. Pangalawa, bilang Kristiyano, kung tatanggapin ko yung makamundong influensya, masisira yung Christian life ko. Kaya nga, tinuturuan po tayo ng history. Sa buhay ng mga hari, yung mga hari mabuti, na-influensyahan nila yung mga Israelita, pinagpapala silang lahat. Yung hari masama, na-influensyahan nila yung mga Israelita, sinusumba silang lahat. Okay? Kaya kailangan na ipiliin natin mahigi. Bilang mga Kristiyano, anong klaseng influensya yung tatanggapin ko sa aking buhay? Okay? Kaya sa mundo pong ito, alam po ninyo, dami pong mga influensya. Anong tawag sa kanila? Yung mga nagpapauso? Alam niyo ba yung term? Pop? Influencer. Okay? Tanungin ko po kayo, kilala niyo ba kung sino yung pinaka ma-influensya sa buong mundo?
naka-impluwensya ng maraming mga tao? Sino po? Marami kayo naisip? Isa lang po. Sino siya? Si Jesus. Okay? Ang pinaka-ma-impluwensyang tao ay si Jesus. Bakit po? Lahat po ng mga tao, nasa ilalim tayo ng impluwensya ni Satanas. Tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 3:9. Roma 3:9. Roma 3:9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit isa anong paraan. Sabagat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Paano ito nag-umpisa? Nag-umpisa po ito nung nag-umpisang magkasala si Adan at si Eva doon sa halaman ng Eden. Lahat ng mga taong sumunod sa kanila ay nasa ilalim ng impluwensya ng kasalanan. Nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Bakit ba nilikha ng Diyos yung tao? Bakit yung tao yung pinaka-importanteng nilikha ng Diyos? Isa lang yung dahilan. Dahil sa Espiritu. Nilikha ng Diyos yung tao para makarating sa langit. Nilikha ng Diyos yung tao para magpurik sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan, paano sila darating sa Diyos? Paano sila magpupuri sa Diyos? Kaya hindi may sasakatuparan ng Diyos yung kalooban niya dahil doon sa kasalanan. Dahil lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng kasalanan. Nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Kaya, ano yung ginawa ng Diyos? Pinadala niya si Jesus. Okay? Si Jesus, dahil nang alam natin, isang taong matuwid. Isang taong walang kasalanan. Ipinasan ng Diyos kay Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Ipinako siya doon sa krus, nagdanak siya ng kanyang dugo, nag-iwan siya ng pangako, hindi ko naalalahanin yung mga kasalanan ninyo. Natupad ko na yung gawain ko. Tinubos ko na lahat ng mga kasalanan ko ninyo. Yan ang pangako ni Jesus. At doon, sa paraang yun, yun yung paraan ni Jesus para yung mga tao nasa impluwensya ni Satanas ay mailipat sa pagiging impluwensya ng Diyos. Sino ngayon yung mga tao may impluwensya ng Diyos? Silang mga taong sasampalataya doon sa ginawa ni Jesus. Kaya grabe po yung impluwensya ni Jesus. Maging ako, na-impluwensyaan ako ni Jesus. Paano po kayo? Na-impluwensyaan ako kayo ni Jesus. Kung hindi ah. Na-influensya na ba kayo ni Jesus? Oo. Dapat ay ma-influensya kayo ni Jesus. Dahil kung wala kayo sa influensya ni Jesus, nasa influensya kayo ng kasalanan, nasa influensya kayo ng kasalanan, nasa influensya kayo ng kaaway. At kung nasa influensya ng kaaway, hindi natin magagawa yung gusto ng Diyos. Hindi tayo makakarating sa langit. Hindi tayo makakapagbigay papuri sa Diyos. Okay? Kaya ito yung influensya na ginawa po ni Jesus. Galatia, Kapitulo 1. Kapitulo 5:1. Yung memory verse po ninyo. Basahin po ulit natin. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 1. Basahin po natin. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag masakop na muli sa pamakop na pagkalipin. Sabi dito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya namatay si Jesus. Para wala sa impluwensya ng kasalanan, impluwensya ni Satanas, tayo ay mailipat sa impluwensya ni Kristo. Okay? Kaya doon sa mga tao mananampalataya sa bagay na ito, sila yung mga tao na impluwensya ni Kristo. Tingnan din natin sa Romans chapter 6. Romans chapter 6. Verse 21 hanggang 23. Roma Kapitulo 6, 21 hanggang 23. Basahin po natin. Kaya't anumang bunga meron kayo sa mga bagay na kayo'y ikinahihiya ninyo,
sapagkat ang kahinat na ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit ngayon, pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kapalalan, ang kahinat na ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So napakalinaw po tayo, napakalinaw, di ba? Bago ng kasalanan, alipin tayo. Bago ng kaligtasan, alipin tayo ng kasalanan. Anong ginagawa natin? Sigilaw ng sigi sa paggawa ng kasalanan. Yan kasi yung influensya ng kasalanan. Pero pagkatapos ng kaligtasan, yung katawan natin, anong daw? Anong saan daw dapat gamitin? Para doon sa kapalanan. Okay? Ito yung influensya ni Jesus. Grabe yung influensya ni Jesus. Dahil sa influensya po ni Jesus, yung mga Hudyo nagalit sa kanya, di ba? Kahit wala siyang ginagawang mali, dahil marami siyang na-influensya ang mga tao, pinapatay nila si Jesus. Namatay si Jesus. Kaya tinatanong ko kayo, kayo ba ay nasa influensya na ni Jesus? Ang sagot niyo ay oo. At dahil nasa influensya kayo ni Jesus, sinusubukan din niyang influensyahan yung iba, kaya kayo inuusin. Gaya ni Jesus. Evangelist, di ba namatay si Jesus? Ano mangyari sa inyo? Mamamatay din kayo. Maaari din kayo mamatay gaya ni Jesus. Bakit? Tayo ay nasa ilalim ng influensya ni Jesus. O parang nagbago yung isip ha. Mahirap ata. Pero yun yung totoo. Silang mga nasa ilalim ng influensya ni Jesus, gagawin at gagawin nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. Kaya tayo po mga Kristiyano, dapat po tayong palaging nasa ilalim ng impluensya ni Jesus. Impluensya ng Diyos, impluensya ng banal na Espiritu. Okay? Kaya Lucas, Kapitulo 2, tingnan mo natin. Tignan po ninyo kung sino itong mga inimpluensyahan ng ating Panginoong Jesus. Lucas 2, Jesus hanggang 11. Babasahin ko po. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Verse 12, ito ang magiging palatandaan ninyo. Hanggang verse 11 po. Sabi dito, ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Si Jesus, ipinanganak siya dito, hindi lang para impluensyahan yung mga Israelita. Si Jesus, siya yung tagapagligtas na sanlibutan. Okay? Siya yung tagapagligtas ng buong mundo. Kaya, yung impluensya ni Jesus ay hindi lang impluensya sa maliliit na mga lugar. Inimpluensyahan ni Jesus yung lahat. Okay? So, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, na-influensyahan siya ni Jesus, di ba? Yung mga alagad, na-influensyahan sila ni Jesus. Si Abraham, naging Abraham. Si Sarai, naging Sarah. Si Simon, naging Pedro. Si Saulo, naging si Pablo. Bakit nagbabago yung pangalan nila? Dahil nagbabago yung katangian nila. Nagbago yung katauhan nila. Bakit? Sila ay na-influensya ni Jesus. Ganun din po dapat tayo. Kung tayo ay nasa ilalim ng influensya ni Jesus, dapat ay nagbabago po tayo. Yung mga alagad ni Jesus, sila ay mga normal na mga mangingisda. Sinabi sa libro ng mga gawa, sila ay mga taong pangkaraniwan, mga walang pinag-aralan. Pero kahit na ganun, marami po yung naligtas. 3,000, 5,000, mula sa mga taong walang pinag-aralan at pangkaraniwan. Paano nangyari yun? Sila ay nasa ilalim ng influensya ni Jesus. Okay? Kaya ganun din po tayo. So, suriin ngayon natin yung sarili natin. Ako ba ay nasa influensya palagi ni Jesus? So, narinig ko po ito. Kapag nabangga ka ng tricycle, pwede kang mabalian. Tama ka? Pag nabangga ka ng tricycle, pwede kang mabalian. Pag nabangga ka ng sasakyan,
pwede ka rin mabalian. Pwede ka rin mamatay. Tama. Pero paano yung mga nabanggaan ng Jesus? Ano yung mangyayari sa kanila? Yung mga nabanggaan ng Jesus, sila ay mabubuhay, sila ay magbabago. Ito po yung katotohanan. Kaya dapat, kung nabangga tayo ng Jesus, manatili po tayo. Kung nasa impluwensya tayo ng Jesus, wala sa impluwensya ni Satanas, nalipas sa impluwensya ni Jesus, dapat ay patuloy po tayong ma-impluwensyahan ni Jesus. Naintindihan niyo po, brothers and sisters, dahil magbabago yung buhay po natin. Pag binasa po natin doon sa lumang tipan, totoo, yung mga tao nasa impluwensya ng Diyos, nakikita ng mga tao yung Diyos sa kanila. Si Jose, sinabi ng Paraon, siya yung tao ng Diyos. Saan tayo makakakita ng ganitong klaseng tao na pinapatnubayan ng Diyos? Bakit? Sa likod ng mga kahirapan, nandun pa rin yung pagkilos ng Diyos sa buhay po ni Jose. Kaya dapat ay maging ganong klaseng tao po tayo. Okay? So, tingnan po ulit natin, sa balik tayo sa unang hari, chapter 10 verse 8. Chapter 10 verse 8. Unang Hari, chapter 10, verse 8. Basahin po ulit natin. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod na ito, na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Si Haring Solomon, yung impluensya niya, kumalat po sa lahat. Tayo, dapat ang impluensya po natin, yung impluensya ni Jesus na nasa atin, dapat ay maabot din po niyan yung iba. Okay? Dapat ay gawin po natin yung makakaya po natin. Kaya ang tanong, kung tayo ay nasa ilalim ng impluensya ni Jesus, tayo ay nasa ilalim ng impluensya ng Banal na Espiritu, sino yung mga taong dapat na ma-impluensyahan natin? Okay? Sino yung mga dapat na ma-impluensyahan natin? Dito, sabi po ng Reina ng Sheba, mapalad yung mga tauhan, mapalad yung iyong mga lingkod, na patuloy na nakakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Bakit ito sinabi ng Reina ng Sheba na mapapalad ng mga taong ito? Yung mga tao, bumibisita sila kay Haring Solomon. Hindi natin alam gano'n sila katagal na nanatili doon. Pero isang sigurado, hindi sila palaging nandun. Diba? Yung Reina ng Sheba, bumisita pa siya. At nung nakita niya, iba talaga. Dakila talaga. Grabe yung karunungan talaga. Kaya sinabi niya, mapalad yung mga tao. Kaya, tayo pong mga Kristiyano, si Haring Solomon matalino, meron siyang karunungan. Pero paano tayo mga Kristiyano? Tayo ba ay meron ding karunungan gaya ni Haring Solomon? Pag pinag-isipan natin sa mga mundong aspeto, wala. Bakit? Hindi naman tayo matatalino eh. Pero tandaan natin, brothers and sisters, yung mga mundong karunungan ay kahangalan sa harapan ng Diyos. Ano yung tunay na karunungan? Ang tunay na karunungan, Kristo, Ebanghelyo. Yan yung karunungan na meron tayo. Kaya kahit na hindi tayo marunong sa mundong ito, maiko-consider natin yung sarili natin, mas marunong pa tayo kaysa kay Solomon. Bakit? Ang tunay na karunungan, hawak natin. Yung tunay na Ebanghelyo, yung tunay na mensahe ni Kristo, hawak-hawak natin. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po? Ito yung tunay na karunungan. Sabi ng Reina ng Sheba, mapalad yung mga taong ito na nakakatayo sa harapan mo. Araw-araw nakakarinig ng karunungan mo. Paano sa atin? Sino itong mga mapapalad na taong ito? Sino ba yung mga taong araw-araw nakasama natin? Sino sila? Sino po? Pamilya. Kaya number one na dapat nating ma-influensyahan, pamilya. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, sila ay nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Dapat silang malipat
sa impluwensya ni Kristo. Hindi yun imposible. Bakit? Nasa iyo yung mensahe. Okay? Nasa iyo yung mensahe ng kaligtasan. Araw-araw mo silang kasama. May pagkakataon silang marinig sa iyo yung mensahe mo na yun. Alam niyo po yung isa sa magandang halimbawa patungkol dito sa pag-iimpluwensya sa pamilya? Yung kwento po ni Noah. Yung Diyos, ibinigay niya yung utos kay Noah. Magpapaulan ako. Papatayin ko yung mga tao dahil sa kasalanan nila. Gumawa ka ng arko. Isang daang taon po ginawa ni Noah yung arko. Sa palagay ba ninyo, ilan yung pumasok sa arko? Ilan po? Walo. Sino yung mga yun? Si Noah at yung pamilya niya. Ang tanong, sa palagay niyo po, ganun-ganun lang na maniwala ni Noah, yung pamilya niya? Mahal, limbawa lang. Mahal, magpapaulan yung Diyos. Sa palagay niya, ganun ba? Ay, talaga. Palagay niya, naniwala agad yung mga asawa niya? Yung mga asawa? Yung asawa niya? At yung mga anak niya? Hindi. Bakit? Walang ambon. Walang ulan. Walang baha. Walang kahit ano sa mga sinabi ni Noah sa kanila. Pero kahit na matagal, kahit na mahirap, si Noah, inimpluwensyahan niya yung kanyang pamilya, may ulan, may kamatayan, may paghuhukom. Gagawa tayo ng arko, pasok tayo sa arko. Bakit? Mamamatay yung lahat ng mga tao. Matagal. Pero ganun pa man, sumakay sila. Bakit? Na-influensyahan sila. Kaya paano po kayo, brothers and sisters? Gaano patagal na ninyong ini-influensyahan yung mga mahal ninyo sa buhay? Kaya di tayo pwede mo ito. Evangelist, tatlong beses ko na in-evangelize, ayaw. Suko na ako. Tatlong beses pa lang yun. Suko ka na. Kasi sa tatlong beses, hindi ka nagtagumpay. Bahala na sila. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, dapat sila ma-influensyahan ni Kristo. Hindi nila ito maririnig sa iba. Maririnig nila ito sa iyo. Bakit? Ito yung araw-araw na kasama nila. Naintindihan niyo po, brothers and sisters? Kaya dapat tayo maging mabuting halimbawa para po sa kanila. Okay? Tignan po natin dito sa Unang Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 7. Versikulo 13 hanggang 14. Unang Korinto 7, 13 hanggang 14. Sabi dito, at kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at umayan ang lalaking ito na mamuhay kasama niya, ay huwag niyang iwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit kaya sila'y mga banal. Ano po ibig sabihin po nito? Hindi lang ibig sabihin nito na yung mga asa-asawa lang. Ang ibig sabihin po nito, yung mga taong nakapaligid po sa atin, dapat silang ma-influensyahan ni Kristo. Kaya ang tanong, brothers and sisters, paano natin sila ina-influensyahan? Anong klaseng influensya tayo sa loob ng bahay natin? Tayo ba ay nagiging influensya ni Kristo? O tayo ay nagiging influensya patungo sa mga sanlibotang mga bagay? Okay? Ito po kasi nagiging problema. Minsan, sa katunayan, may influensya naman tayong pamilya. May influensya tayo sa kanila. Pero nagiging problema, ayaw nating palitan yung physical na influensya patungo sa spiritual na influensya. Bakit? Magagalit po kasi sila. Mag-aaway po kasi kami. Alam po ninyo, brothers and sisters, itinakda na ng Diyos yung mga bagay na ito. Itinakda na po ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Mag-aaway yung lalaki at saka yung kanyang tatay.
Mag-aaway yung babae at saka yung kanyang nanay. Mag-aaway-aaway. Bakit? Lagi pong may hulo sa pagitan ng magkaibang influensya. Sino ay nasa influensya ni Satanas? Tayo ay nasa influensya ni Jesus. Kaya may pag-aaway. Pero kung gagawin mo yung makakaya mo, gaya ni Noah, sa pamilya niya, maliligtas sila. Hindi niya po? Pero sa kabilang banda, bahala kayo sa buhay ninyo at titigas ng ulo ninyo. Rapture na, ayaw niyo pang makinig. Bahala kayo. Masunog kayo doon. Kung ganyan po yung takbo ng isip natin, ano pong sabi ng Biblia? Tingnan po natin. Sa 1 Timoteo 5.8. 1 Timoteo 5.8. Basahin po din natin ang sabay-sabay. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masabol pa sa hindi mananampalataya. Gaya po nito. Grabe yung sabi ni Pablo. Kung pinapabayaan mo yung mga mahal mo sa buhay, ano sabi? Masabol ka pa sa hindi mananampalataya. Bakit mas masahol pa? Yung mga mananampalataya, wala naman sila alam eh. Anong sasabihin nila? Hindi naman nila kilala yung Diyos. Anong sasabihin nila? Hindi naman nila kilala si Kristo. Anong sasabihin nila? Hindi naman nila alam yung rapture. Hindi naman nila alam yung pag-uukong. Sino nakakaalam? Sino nakakaalam? Ako. Ikaw. Sino magtuturo? Pero kung hindi daw natin ginagawa, masahol pa tayo sa hindi mananampalataya. Eh, hindi natin pwedeng sabihin, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi. Ako po, pag sa tuwing nagkakaroon po ng ganitong klaseng bagay, isa lang po yung ipinapaliwanag ko. Kahit na mahirap, si Kristo, hindi niya binitawan yung cross. Hindi sinabi ni Kristo na next time ko na lang bibitbitin yung kasalanan mo. Ang hirap eh. Hindi. Pinidbit ni Jesus lahat para maligtas ka. Ganun din tayo. Kahit na mahirap, kahit na matagal, kahit na masakit, kailangan silang ma-influensyahan ni Jesus. Naintindihan niyo po, brothers and sisters? Mahalaga yung kaligtasan ninyo, di ba? Mahalaga ba hindi? Paano yung kaligtasan ng iba? Kung gaano mo pinapahalagahan yung kaligtasan mo, siya rin dapat na pagpapahalaga sa kaligtasan. Kasi kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng ganong puso para iligtas sila. Okay? Kapag hindi natin tinitignan yung espiritu nila, makakaramdam tayo ng pagod. Makakaramdam tayo ng galit. Dapat hindi. Dapat ay gawin natin yung makakaya natin. Sinabi ng Reyna ng Sheba, sa chapter 10, verse 4 hanggang 5, sa unang hari, nawalan siya ng loob. Okay? Nawalan siya ng loob. Dapat ganun din yung pamilya po natin. Dapat ay ganun din yung mangyari sa kanila. Ibig sabihin nang mawalan ng loob, wala silang masabi. Okay? Totoo. Totoo yung sinasabi ng anak ko. Totoo yung sinasabi ng nanay ko. Totoo yung sinasabi ng asawa ko. Okay? Kaya, yung mga tao po sa paligid po natin, dapat silang maligtas. Okay? Dapat silang ma-influensyahan. Yung mga tao, pumupunta sila kay Solomon. Para sa karunungan ni Solomon, ganun din sa atin. Kung mananatili tayo sa ilalim ng influensya ng banal na Espiritu at naririnig nila yung karunungan sa atin, pupunta yung ibang mga tao sa atin. Okay? Magtatanong sila, anong nangyari? Bakit ganyan yung nangyari? Huwag po tayong maharap na may lalapit. Paano ko maligtas? Wala. Walang magsasabi sa atin, ang turuan mo naman ako maligtas? Wala. Yung mga tao, akala nila ligtas na sila. Eh, walang nalapit sa atin para magsabing, turuan mo ko maligtas. Wala. Dapat natin ipaliwanag sa kanila, dapat silang maligtas. Naintindihan niyo po, brothers and sisters? Kaya una, dapat ay ma-influensyahan po natin yung pamilya po natin. Kahit gano'ng mahirap, kahit gano'ng matagal, dapat silang ma-influensyahan. Naintindihan niyo po? Yun yung una. Pangalawa, bilang mga Kristiyano, dapat maging mabuting influensya po tayo sa church. Okay? Dapat yung mabuting influensya sa church. Tingnan po natin sa 1 Thessalonica.
Chapter 1, verse 1 hanggang 8. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 1 hanggang 8. Basahin po natin ang salitan. Uunahan ko po. Si Pablo at si Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Salamat kami ng Diyos sa Diyos dahil sa inyong lahat na tinitinig ang aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang wala sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paano nalalaman ninyo kung paano ang pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Ano pa't kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya ng Macedonia na nasa Akaya? Yes. Itong mga brothers and sisters sa Thessalonian Church, alam po ninyo, naging mabuting halimbawa po sila. Hindi lang sa mga brothers and sisters. Naging mabuting halimbawa sila. Sabi, sapagkat mula sa inyo'y umalingaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat ay maging mabuting halimbawa po tayo sa church. Isipin po ninyo, kung bawat isa sa atin ay magiging mabuting halimbawa, magiging gaya po nito yung Lapidary Church. Okay, sapagkat aming nalaman na yung pananampalataya ng Lapidary Church, hindi lang po ito tungkol sa mga brothers and sisters dito. Pag-uusapan po ito sa lahat ng mga churches. Okay? Bakit? Paano naging ganito yung mga brothers and sisters sa Thessalonian Church? Sinabi nila dito, sa verse 6, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Gano'n po ito, kaluwalhati. Di ba? Sinunod nila kung ano yung mabuting halimbawa ni Pablo. Yung mga bagay na itinuturo ng Diyos kay Pablo. Sumunod sila doon sa aral ng Diyos. Kaya, naging mabuting halimbawa po sila sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang sa mga bansa na naisulat dito. Maging sa atin hanggang ngayon, mabuting halimbawa yung Iglesia ng Thessalonica. Naintindihan niyo po? Bakit sila ay nagpatuloy sa ilalim ng impluensya ni Kristo. Okay? Kaya mahalaga po yung bagay po na ito. Dapat ay sila, maaaring lahat ng mga bagay na ginagawa nila, isang isip nila, nakakasundo sila, may pag-ibig sa gitna nila. Pero alam natin, habang ginagawa nila yung mga bagay na yun, maging tayo, habang ginagawa natin yung mga bagay na yun, may pumipigil sa atin. Sino? Si Satanas. Pinipilit ni Satanas na ipasok yung makamundong impluensya sa loob ng iglesia. Sabi ng Biblia sa libro ni Job, si Satanas masipag. Parawat pa rito, akyat manaog, parawat pa rito, akyat manaog. Bakit? Naghahanap siya ng mga Kristiyano ng pwede niya ma-influensyahan. Siyempre, hindi ang influensyang yun ay hindi papuntang impyerno. Ang influensyang yun ay tungo sa pagkasira ng pananampalataya. Pagkasira ng Christian life. Kaya nung sabi ni Pablo, panatilihin daw yung pagkakaisa sa buklod ng kapayapaan. Bakit? Hindi yung sasabihin ni Pablo kung wala namang gustong sumira. Dahil gustong masira ni Satanas, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Ingatan yung unity. Ingatan yung pag-ibig. Ingatan yung pag-iisa ng isip, yung pagsunod, yung mga bagay po na yan. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat ay manatili tayo dito. Mabuting halimbawa para po sa bawat isa sa loob ng Iglesia.
Paano natin mapapanatili ito? Ingatan natin yung sarili natin. Kung hindi natin maiingatan yung sarili natin, may impluwensahan tayo. Pag na-impluwensahan tayo, yung impluwensahan yan, maaari mong ikalat sa loob ng iglesia. Problema yan. Okay? Binagin ko po ito sa mga kabataan, di ba? Yung pagkakaroon ng girlfriend at saka boyfriend, yun may makamundong impluwensa. Anong ginagawa ng mga tao sa mundo? Di ba? Walang ginawa. Kundi, maganap ng life. Maganap ng love life. Pasensya na po ha, pero yung iba ngayon, bata pa lang malandit na. Yung landi, influensya yan ng sanlibutan. Influensya yan ni Satanas. Yan ay hindi dapat kumakalat sa loob ng church. Pero tandaan ninyo, brothers and sisters, kahit na matagal ka na sa church, kahit na maganda yung takbo ng Christian life mo, sa oras na magpa-influensya ka dyan, bagsak yan. Asa na si brother? Asa na si sister? Asa na? Bakit hindi na nag-church? Alam, mahuli-huli, oh. Ayun. Narongsen. I love you, B. Narongsen na pala. Bakit? Nagdala ng influensya ng sanlibutan. Ingatan po natin yung sarili natin sa mga bagay po na ito, brothers and sisters. Okay? Gusto ko muna itong ipaliwanag ng gusto, pero palagi ko, ipukulangin tayo sa oras, kaya babanggitin ko na lang. Halimbawa na lang, yung buhay ni Adan. Ilan ang babaeng ibinigay ng Diyos kay Adan? Isa, di ba? Mula sa tadyang ni Adan, isa. Hindi ba kaya ng Diyos gumawa ng maraming Eva? Kaya niya. Pero bakit isa lang? Anong itinuturo nung sa atin? Yung Diyos ay maglalagay ng tamang tao para sa iyo. Pero yung iba, nagmamadali masyado. Kaya, sige, tayo na. Hindi yun kalooban ng Diyos. Yung pagsuway sa kalooban ng Diyos ay malaking kasalanan. Naintindihan niyo po, ito po yung makamundong mga bagay. Eh, hindi yan pwedeng pumasok sa loob ng church. Ingatan mo yan sa sarili mo. O para sa mga tatay, ano yung ginagawa ng makamundong mga tatay? Imas ng manok. Diba? Ubo, kwento, kampay, tagay, lasing. Kwento ng sunod-sunod, pumunta ako lang ako sa Audi. Tuloy-tuloy. Madaling salita, yung makamundong influensya, alam. Dapat ay hindi yan napapakasama sa atin. Bakit? Kasi kapag napasukan ka niyan, ay nakakatakot. Sabihin mo sa brother, bro, fellowship tayo sa bahay, isang kanduay. Pangit yung ganyan. Iwasan natin yan. O sa mga nanay, mga katipunera, chismis. Hindi rin dapat yan. Bakit? Kasi kung magiging ganyan tayo, mapapasali tayo sa ganyan sa loob ng church, yun, maling din yung magangyari sa atin. Ano pa yung mga makamundong mga influensya? Utang. Sa loob ng church, mangungutang tayo. Hindi rin po tama yung ganyan. Iwasan po natin yung ganyan. Makamundong influensya yan. Okay? Kapag pumasok yan sa loob ng church, pangit po. Okay? Yung mga brother, yung mga tatay doon sa lapidaryo, alam mo, good news, no? Mga tatay sa lapidaryo, lasing po. Ang pangit naman, di ba? Hindi gaya ng yung mga tatay sa lapidaryo, ang sisipag sa evangelism, ang sisipag magmaneho. Palagi ko naman, eh, wala namang lasing dito, di ba? Sa mga tatay, wala namang kayang fellowship ng fundador, di ba? Sa mga kabataan, palagi ko, ganun din. Wala rin naman siguro umiikot dito na pagkatapos ng fellowship, ha? Sa Walker Mart tayo. Wala naman sigurong gano'n, di ba? Kaya iwasan po natin yung ganyang mga bagay. Okay? Pag pumasok po yung makamundong bagay, yung makamundong influensya sa atin, kakalat yan sa loob ng church. Okay? Ingatan mo yung sarili mo. Bakit? Kung may influensyaan man yung iba, pero sa sarili mo ikaw, nag-iingat ka, patutulungan mo rin may influensyaan sila ulit. Pagbalik kay Kristo. Okay? Inatan mo yung sarili mo. Kahit na sa 10, 2 na lang kayo yung hindi nai-influensahan, huwag kayong pa-influensya. Tuloy pa rin. Kasi kayo yung maaaring makatulong sa kanila, pabalik kay Kristo. Okay? So, huwag tayong magkaisa ng mali, ha? Tinuruan na tayo ng Tore ng Babel. Nagkaisa sila, pero maling yung unity nila. Unity ng pagsuway. Huwag ganun. Dapat ay laging unity,
patungkol sa Diyos. Dapat ayon lagi sa Diyos. Okay? So, isang bagay pa po, bago po tayo magtapos, dahil mabilis yung oras, so may impluensya tungkol sa pamilya, dapat may impluensya natin sila. Maging mabuting impluensya sa loob ng church. At higit sa lahat, maging mabuting impluensya sa buong mundo. Okay? Dapat ay maging mabuting impluensya tayo sa buong mundo. Tignan po natin sa Mateo 5, 13-16. Mateo 5, 13-16. Basahin po natin. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin na ito mabang, paano'y mamatay babalik ang halat nito? Wala itong mabuluhan, maliban na sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabo ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Ngunit sa talagang patuhan at nabibigyan ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ang gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga umuuling gawa at nawalagayin nila ang inyong ama na nasa langit. Sabi dito, yung mga Kristiyano, tayo yung asin, tayo yung ilaw ng sanlibutan. Anong ibig sabihin po nito? Dapat, tayo mga Kristiyano, nagliliwanag po tayo sa madilim na sanlibutan ito. Paano? Dapat ay ma-influensyahan po natin yung mga tao. Si Jesus, gaya ng binanggit ko, hindi siya naging influensya doon lang sa Israel. Na-influensya ni Jesus lahat. Yung trabaho na yun, yung trabaho ng kaligtasan, tapos na. Na isang katuparan na ni Jesus, natupad na. Pero para maligtas yung maraming tao, yung trabaho niya na iriatang sa bawat isa sa atin. Dapat patuloy po natin ma-influensyahan yung mga tao. Paano? Kaya tayo may church. Kaya tayo may fellowship. Kaya tayo may makapal na Biblia. Kaya libre yung panalangin. Para patuloy tayong ma-influensyahan ng Holy Spirit. Pag may influensyahan ng Holy Spirit, may influensyahan din natin yung ibang mga tao. Yung mga bagay na lalabas sa bibig natin, may influensya ng Holy Spirit. Kaya anong sabi ng Biblia? Huwag magpakalasing sa alak, kundi mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kung ang isang Kristiyano, mananatili siya sa ilalim ng impluensya ng Holy Spirit, makakapag-evangelize po siya ng gusto. Magbubunga siya sa loob, magbubunga siya sa labas. Okay? Kaya mahalaga po, patuloy po na manatili sa impluensya ng Holy Spirit. Si Jesus, mula pagkabata, lumago, nagkaroon ng, tignan mo natin dito, sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 14. Ah, 40? Lucas 2, 40? Sabi po dito, babasahin ko po, at lumaki ang bata, lumakas, napuno ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Ito po si Jesus. Sa 52, basahin po natin sa 52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangakatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos, at sa mga tao. Lumago si Jesus na puno ng Holy Spirit. Sabi dito, nagtamo ng lugod sa Diyos. Nagtamo ng lugod sa ibang mga tao. Kaya po, habang ginagawa ni Jesus yung ministeryo, may mga tao naniniwala sa Kanya. Ganun din po sa atin. Ganun din po sa unang iglesia. Pagkatapos ng Pentecostes, sa Gawang Kapitulo 2, nagtamo ng lugod sa maraming tao at inidaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung mga naliligtas. Paano tayo magtatamo ng lugod sa ibang mga tao kapag nakita nila yung pagbabago ng buhay natin? Naiintindihan niyo po, paano magbabago yung buhay natin? Manatili sa ilalim ng impluensya ng Holy Spirit. Okay? Ganun din si Samuel. Mula pagkabata, napuno ng Holy Spirit, nagtamo ng lugod sa maraming mga tao. Kung lalayo po tayo sa impluensya ng Holy Spirit, hindi po tayo makakapag-evangelize. Okay? So, gaya po nito, so mabilis yung oras. So, anyway, so si Solomon meron siyang karunungan po ng Diyos. Okay? Tayo pong mga brothers and sisters, meron tayong tunay na karunungan.
Okay? Meron po tayong ebanghelyo. Bitbit natin yung ebanghelyo. Kaya, ang sabi, ang utos ko sa bawat isa sa atin, ano po yung motto ng Lifeward Mission ngayon? Enlarge the territory of gospel. Tama? Mangyayari po yan. Yung ebanghelyong hawak mo, gusto niyang maabot yung pamilya mo. Kailangan, manatili ka lang sa influensya ng Holy Spirit. Okay? Influensyahan po natin yung maraming tao. Maging mabuting influensya sa pamilya para wala sa influensya ni Satanas, patungo sa influensya ni Kristo. Maging mabuting influensya sa loob ng church. Huwag mong hingayatin yung iba na sumuhay sa utos ng church. Ingatan mo yung sarili mo, manatili ka sa influensya ng church. Okay? Nang sa ganun, maging mabuting halimbawa tayo sa bawat isa at maging mabuting halimbawa tayo sa mga iglesia. At higit sa lahat, maging mabuting impluwensya sa lahat ng mga tao. Ang utos ay ibinigay sa atin. Sabi ni Pablo, sapagkat sa akin ipinagkatiwala yung pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sinabihin po natin, brothers and sisters, na magpatuloy. Habang palapit ng palapit yung pagdating ni Jesus, mas pagrabi ng pagrabi yung impluwensya ng sanlibutan. Maraming mga bagong trends na lumalabas, yung mga panoorin, yung mga maraming mga bagay, yung mga gadgets. Kapag nahuli yung puso natin sa bagay na yan at ma-influensyahan tayo yan, mahihirapan po tayo mag-evangelize. Huwag tayong maging gaya ni Haring Solomon na tumalikod yung puso sa Diyos. Ingatan natin yung puso natin sa harapan po ng Diyos. Manatili sa influensya po ng Diyos. Okay? So, palagi ko ay hanggang dito lang muna sa ngayon. Tayo po lahat ay magmahalangin. Dakilang Diyos sa maraming mahabagin na nasa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan po na pinagkaloob niyo sa amin. Kami ay nasa impluwensya ng pakasalanan ni Satanas. Subalit, niligtas ninyo kami sa pamamagitan ng impluwensya ng Panginoong Yesus. At tulungan po ninyo kami habang nananatili po kami dito sa mundong ito na manatili sa impluwensya ng Banal na Espiritu. Kaya, Panginoon Diyos, tulungan ninyo kami na ma-impluwensyahan yung aming pamilya, maging mabuting halimbawa at impluwensya sa loob ng iglesia. At higit sa lahat, ay ma-impluwensyahan po namin yung maraming mga tao sa paligid po namin. Meron po kaming inihahanda ng mga recorded Bible seminars. Naghahanda po kami dito po sa Lapidary Church ng mga mission trip. Kaya sana, Panginoon, ay tulungan po ninyo kami. Ihanda po ninyo yung puso ng mga makikinig. At higit sa lahat, yung puso ng mga brothers and sisters na magpapagal para po sa dakilang gawain po na ito. Sa mga bagay pa po na gagawin namin sa araw na ito, sana, Panginoon, ay makapagbigay kami ng kaluwalhatian po sa inyo. Maraming salamat naman sa lahat. Ito pong lahat ay aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Maraming salamat po.